Familiar ka ba? Narinig mo na ba? Or napanood mo ba itong sinasabing polvoron video? Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Pero bago ang lahat mga kabards, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa akin channel, huwag mo nang patagalin, i-subscribe mo na yan at pakiclick na rin ng notification bell para mas may updated ka pa lalo sa lahat ng mga bagong latest trending videos na i-upload namin soon. Meron pang second at meron pang third interview. Yung second interview niya ay kay Lorraine Badoy, kay Dr. Badoy, no? Abay, nashock ako. Nung una, sinabi niya, nakita niya si BBM gumamit ng humit-hit ng powdery white substance. At ang first lady ay in-offer pa siya. You want? Tapos nung humindi siya, abay, natalanta, who are you? Why are you here? Abay, ang pangalawa namang interview niya, ang shocking revelation, abay, pati pala itong Congressman Sandro Marcos, di umano, ay gumagamit ng powdery white substance. At kanina, sa pangalawang interview niya, kay Maharlika, ang latest na sinabi niyang gumagamit ng powdery white substance, walang iba, kundi ang PAGCOR chairman, Al Tengco. Now, si Al Tengco, ayon sa libro po ni Vic Rodriguez, ay napakalapit talaga kay First Lady Lam. In fact, hindi siya ang choice ni Presidente daw para maging chairman ng PAGCOR. Pero siyempre, nanaig ang First Lady at na-appoint si Chairman Al Tengco. Well, tignan natin kung pasisinungalingan ito ni Chairman Al Tengco. Kasi ang Presidente, ang First Lady, si Congressman na Marcos, ay lahat sila tikom ang bibig. Parang wala silang narinig. Eh, paano naman walang marinig, no? Eh, ang broadcast ni Marlika, nakikita ng 300,000. Tapos, ina-upload pa ng mga iba't ibang vloggers. Kasama ko na, ano, na linabas ko uli yung interview ni Marlika. Ngayon, no, si Cathy Pigna, kung saan binanggit niya si Al Tengco. Yung paggamit ng droga, eh, kinakarakterize po yun ng mga doktor na serious illness. Eh, nakasaad sa ating saligang batas na kapag mayroong serious illness ang presidente, dapat iparating sa taong bayan ang estado ng kanyang kalusugan. Bakit hanggang ngayon, wala tayong nakukuhang impormasyon sa estado ng kanyang kalusugan? At dapat malaman natin ang impormasyon na yan dahil kung talagang hindi na nasa mabuting kalagayan ng presidente, o pwedeng maging acting president ang vice president until such time na gumaling siya, or tuluyang na maging physically incapacitated at maging presidente na ang vice president. Kaya nga po tayo mayroong vice president. So Mr. President, no, ulitin ko pong advice ko. Kung talagang meron po tayong sakit at ang paggamit naman ng droga ay may sakit, ibigay niyo na muna kay Inday Sara in a capacity as acting president. Po pwede naman kayo bumalik pag kayo tapos na ng rehab. Pwede po yun. Wala pong tututol dyan. At talagang pag kayo umamay na kayo user, lahat naman ang tao maintindihan yan. Lalong-lalo na kapag sinabi niyo na nais niyo magkaroon ng rehabilitation. Talagang susuportahan kayo ng taong bayan. Ako susuporta ko. Dahil tingin ko, ang lahat ng gumagamit ng pinagbabawal ng gamot, they deserve a second chance. It is a sickness. At kaya kinakailangan gamutin. So, value neutral po aking judgment. Ang importante lang, nasa tama tayong pag-iisip dahil kapag ikay presidente, nakasalalay sa iyong kamay ang buhay ng 110 million Filipinos. Hindi po binanggit ni Vice President ang kalusugan ng presidente nung siya ay, sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita laban sa pamumuno ng gobyerno ngayon. Bagamat una niyang pinasalamatan yung mga Muslim na nag-offer na sila na magpo-provide ng security walang bayad dahil tinanggalan nga si Dipisaro ng security, abay, for the first time, nanindigan ang ating Vice Presidente. Unang-una, walang malasakit ang mga nagpapatakbo sa gobyerno. Ang gusto lang ay magpasasa sa pwesto. Ang ating sistema ng kalusugan, imbis na ibinibigay ang mga benepisyo ng PhilHealth sa ating mga miyembro, abay, ginagasto sa kung ano-ano mga pamamarahan. So, hindi niya maintindihan kung bakit ang ating panglalabas na relasyon ay napakagulo, no? Ang sumatotal po talaga, for the first time, ginawa ni Inday Sara ang inaasahan natin sa kanya na maging alternatibong leader ng sambayanang Pilipino. At ako naman po'y nagagalak dahil dun sa kanyang deklarasyon, eh talaga naman pong tinanggap niya ang hamon na magbibigay siya ng alternatibong pulisiya sa pagtatakbo ng ating gobyerno. Hindi siya nababahala na mga politiko ngayon isa-isa nang lumisan sa piling ng kanyang ama. Kasi ang sabi niya, sa mulat-mula naman, ang kanyang ama hindi umaasa sa politiko. Talagang taong bayan ang inaasahan ng Presidente Duterte at yan ang tatak Duterte. Hindi sila naniligaw ng mga politiko, ang liniligawan nila, taong bayan diretsyo. Bakit nga ba wala rin tayong komprehensibong plano sa baha? Bagamat yun nga po, napagyabang ni Presidente, 5,500 at saka 500 billion ang nagagastos. Bakit hanggang ngayon, hindi man lang nakaisip na magkaroon ng komprehensibong flood control program? Bakit nga ngayon, pinapayagan natin ang mga dayuhan na pumasok na labagin ang ating suberenya, ang ating jurisdiction sa paglilitis ng mga kaso na dapat mga Pilipinong hukuman lang ang dumidinig at hindi dapat ang ICC? Bakit
ang gobyerno ngayon walang ginagawa sa katunayan na ang daming nagugutom at naghihirap ng mga Pilipino. The worst hunger in history. The worst inflation in history. The worst peso devaluation in history. Ibig sabihin, gutom ang tao at bakit parang manhid ang gobyerno sa paggutom, sa kagutuman ng taong bayan. Hindi na po natin matatawag na oposisyon ng Dilawan at Pinklawan dahil nga po wala na silang ginawa kundi purihin ang pulisiya ng Marcos government. At saka aminin man o hindi, talaga nagsanib puwersa na sila. Titingnan nga naman si Senator Elisa Ontiveros, walang ginawa kundi batuhin ang batuhin ng ating dating Presidente Duterte, no? At tahimik sa mga paglalabis ng gobyernong ito. Samantalang nung panahon ng eleksyon, ang sasakit ng kanilang mga sinasabi. Siyempre, si Lenny, dating Vice President Lenny, tikum ang bibig. At ngayon, panayampuri ng Marohas. Ang importansya ng deklarasyon ngayon ni Inday Sara, dati-rati, bagamat alam natin na hindi na dapat manatili sa katungkulan ang tao na meron nga pong serious illness, eh meron naman po tayong po pwedeng pumaliit. At sa tingin ko nga, sige na po, habayaan nyo nang alagaan nyo na muna inyong sarili, magparehab, at hayaan na munang ibigay kay Inday Sara Duterte ang acting presidency. Alam niyo po yan si Inday Sara, wala yan pakialam sa 2028 elections. Totoo po yan. Dahil nung huling eleksyon na lahat ng survey nagpapakita na siya dapat maging presidente, kung siya tumakbo, hindi siya tumakbo. Kasi hindi niya feel. So kung hindi niya feel, hindi niya feel. So hanggang ngayon, hindi niya feel maging presidente, happy na po siguro yan kung magiging acting president at hahayaan na niya sa iba ang pagiging presidente. Pero what I'm sure about is, dahil nagdeklara na siya, meron ng leader ang mga hindi gusto ang mga pangyayari sa gobyerno. Yan po ang VP Sara. Hindi na po tayo headless chicken. Meron na po tayong leader, meron na tayong direksyon, meron na tayong alternatibong plataforma de gobyerno. Mabuhay ka, VP Sara. President, at sa iba pang mga ahensya, ang na-witness mo ng iyong mga mata at maaring kasama sa USB na Polboroni. Ako yung isa na, kasi siya nakaupo siya, government official siya, na-witness ko talaga isa si Altenco. Oh my God. Altenco po. Yun, isa siya. Yun. Tapos, sa Malacanang meron din. Pero next story. Alam niyo, sobrang revelasyon ito. At alam ko ng alam ng PSG yan. Sana nga yung PSG protect the people, please. Alam niyo po. Protect the people. That's good. Okay. Napakapanibagong revelasyon magmula sa buong pamilya, first family, and now the Pagcor chief. So imagine mo, okay? Ang mga pinaupo ni Marcos Jr. ay kasama niya sa Polboron session. Opo. Saan tutungo ang taong bayan? Hawak nila ang multi-trillion, we're not talking bills now, trillion budget, national budget, Opo. Na napupunta o nahahawakan ng mga taong Polboronic. Opo. Isa ba ito sa reason kung bakit talagang napakatapang mo at hindi ka natatakot? This is a big revelation now that the Pagcor chief, nakita mo, ikwento mo paano mo nasabi, Miss Cathy, na kasama si Altenco sa Polboronic. Well, sa isang bahay sa Dasma, madalas nakikita ko siya. Yung get-together namin. Tapos, ginagawa po nila. Minsan nga, di ba sabi ko siya, naiiwanan pa ng residue. So, you know, yun yung nangyayari po. So, parang, yes po, totoo po. Yan yung reason. Hindi, again and again, hindi ho ako tanga na lalabas dito. Alam ko, pwede lang gawin lahat sa akin. Wala ho akong pakialam kasi I'm speaking my truth and I'm an eyewitness again and again. And i-discredit nila ako, wala rin po akong pakialam. Kaya nga, alam nyo po, kaya kung gusto nyo pong sabi nila, di ba, okay, pag dinamanda ka, how will you prove it? E di, right ko rin pong mag-call na the only way for me to prove it is for them to undergo hair follicle test, di ba? That's the only way that I can prove them. Under this USP, ha? Exactly. Under so, this USP. Iba ka, no? Iba din yung ano mo, iba din yung way of thinking mo, ano? Yung strategy before coming out. And we appreciate you, Ms. Cathy. Sobrang tapa thank mo. Di ba yung sabi ko nga, yung ganyang alindog na hindi mo akalain na sobrang tapang yung revelasyon. Pwede naman tayo magpa-cute-cute na lang or enjoy life, di ba? At hindi na tayo makialam sa politika, pwede ka na lang manahimik yes. na hindi mo ilalagay sa peligro ang iyong sarili at ang iyong pamilya. But you chose to speak up. And we are grateful, Miss Cathy. Sa ngayon, so yun lang muna ang papangalanan mo na inupo ni Bangag Jr. Siguro, no? Marami ka pa talagang, kasi yung isang USB or 150 USB. So, nakinakala. So, malamang baka kumbaga, gumanon yung computer pag mag-explode yung computer. Hindi. Correct. The reason why I'm not naming the other ones yet, I'm giving them the chance na humiwalay. I'm giving them the chance na umalis sa side niyan. Kasi talagang, you know, kasi parang kaya dahan-dahan, yung mga pinapangalanan ko now, yan yung mga nagko-cause ng trouble sa Mindanao, yan yung mga, and I can attest to it. Talagang gawain nila yan. Yung mga nakaupo, ang nagtatapang-tapangan, akala mo kung sino na ang lilinis.
So, kaya ako pinapangalanan kasi tinitingnan ko eh, anong ginagawa niya? Syempre binibigyan mo pa rin ng chance. So, ngayon, yung mga iba pa na alam nila kung sino sila, kung ako sa inyo, tumiwalag kayo. Kasi talagang binibigay ko to sa inyo. Kasi parang, you know, may pinagsamahan din tayo. Pero pag, yun nga, again and again, pag party pa rin kayo, syempre meron din akong insider eh, na alam mo yung napapagod na rin sa ugali nila. Yung Mistake feeling... Sorry to interrupt you. Ituloy mo, it's okay. So, ayun, yung parang, ano ho, patigilin nyo na yan. Kasi parang alam nyo may mali. Ang dami nyo namang pera na. Huwag na kayong maging ganid. Kasi mamaya bukas mga kalawa, lahat ang meron kayo, mawala. Alam mo yun, negosyo nyo.